Muli nagbabalik si Kuya Butoy, ang iyong lingkod. Bali ngayon mga kuya, maglilinis po ako ngayon ng ating motor. Yung isa kong motor na si Sniper. Ang lilinisan ko po ngayon yung kanyang FI. Yan ang lilinisan ko. Kaya wag na natin patagalin mga kuya. Linisan na natin. Tingnan natin. Panoorin po natin yung paano magtanggal ng kanyang FI. Yan ang tatanggalin muna natin bago mamaya ang paglinis ng FI sa paraan kung alam ko. Una ko pong tatanggalin mga kuya itong upuan niya para madukot natin yung iba pa nating tatanggalin, kasi tatanggalin natin tong air cleaner na to. Ito na siya yung lilinisan natin. Bali ito, tinanggal ko lang yung ito, pinutol ko lang to para meron lang siyang sakit na ating pag kukunan ng kuryente. Ito yung kuryente niya. Bali, hindi na natin dito tinanggal para magsusupply siya ng kuryente. Ito yung FI niya. Ito yung tatanggalin natin ngayon. Binabalot ko lang siya ng ganyan para hindi mapapasukan ng hangin. Kasi napapasukan siya ng hangin pag di mo tinatanggalan, pag di mo nilalagyan dito ng electrical tip, kakaroon siya ng singaw. Bali, dito rin ang gagaling itong dumi. Nadudumihan siya agad. Pero ngayon talagang madumi niya. Tingnan natin uli mamaya sa pagtanggal ko. Kasi pinaluwag ko na to. Ito, pinaluwag ko na siya. Yan. Tapos ingatan natin at saka tandaan din po natin yung kanyang pag... Kaya medyo mahirap din tanggalin. Kailangan dahan-dahan din. Yun, itong ano natin, kailangan tandaan din natin to. Dito to, nakaganon. Tanggalin natin para hindi tayo magkamali. Kailangan makunan siya. Ayun. Yung masikip na. Bali, tingnan natin ang... Ayan, madumi na siya. Ayan ang nasa loob, madumi na pati ito. Ayan ang lilinisin natin. Ito yung FI niya. Ito yung FI niya ngayon. Ito, madumi na. Tapos yung kanyang guma. Yun lang, masira na yung guma niya. Dito tayo ngayon madadali sa guma. Sana hindi siya sumingaw. Ito. Napuwersa natin ang guma niya. Tapos itong madumi. Okay, kahit na siguro natin tanggalin itong isa. Bali, ito pang lilinisan natin. Ayan, madumi na rin. Maingay lang dito sa amin. Yan, hiwalay, madudumi na. Madudumi na talaga siya, mga may itim na. Kaya naghihingalo na siya pag pinapaandar. Yan, madumi na rin yung kanyang, ano bang tawag dito? Exhaust. Yan, lilinisin natin ngayon. Tapos kabila. Malinis na siya. Lumilinis na siya. Kabila na lang, maitim. Lublihan ko na lang mamaya.
Bali, papansin ko ito yata yung karayom niya. Ito yung karayom niya. Hindi ko lang gagalawin. Doon siya pumapasok yung gasolina niya sa loob. Ito muna yung inuuna kong linisan. Yung ano natin ngayon, yung guma ang problema. Wala tayong guma. Sira na yung guma niya. Guma dito sa loob. Yung kanyang o-ring. Tingnan nyo po mamaya ang andar nito. Mag-iiba na. Linisan lang natin yung kanyang lalamunan. Teka, lalamunan ng ating motor. Ayan, para hindi siya mabulunan. Ayan. Ito yung pinaglalagyan dito ng ating hip-eye. Tawag dito ay ano pang tawag dito mga kuya, hindi ko alam yung tawag dito sa ano ng ano natin, karburador. Yan yung pinagkakatagpuan ng karburador. Ngayon ang isusunod natin itong ating hip-eye, ating pinaka ang ating nagsusupply ng gasolina. Kaso ito ang problema ko ngayon, yung kanyang guma. Eh, patuyuin muna natin bago natin paandarin ang hip-eye natin. Ayan. Yung ngayon ang sinasabi kong paraparaan. Paraparaan lang tayo. Para hindi siya magpang-abot. Pag magpang-abot, masisira yung ano natin. Ngayon naman, kung paano ko naman siya ngayon lilinisan. Ito ngayon ang gagawin natin. Ito ay paraan ko lang. Paraan ko sa aking paglilinis ng aking hip-eye sa aking sniper. Sniper 150. Ito lang ha, ganyan lang ang gagawin nyo. Tapos ngayon dito, kukuha tayo ng isang hose. Ito, nakahanda na ako dito. Ito ang gagawin natin. Ito. Kung familiar kayo dito sa hose na to, ito ay hose ng ating kung tawag nito, nebulizer, o kaya tama sa nebulizer. Ngayon ipapasok natin dito. Yan. Yan lang ang paraan ko. Pagkapasok dito, ito namang maiksi na to para doon sa ating cleaner. Okay, saglit lang ha. Tatagin ko kunin ko aking cleaner. Carburetor, choke, and throttle body. Yan, cleaner. Yan lang ang gagamitin nyo mga kuya para sa paglilinis. Kasi may ano to, may power to. Yan. Pagkaganyan, pasok nyo dito
sa kanyang bibig. Yan. Pag may pasok nyo na, pindutin nyo lang to. Pindutin nyo lang. Tapos, itong power natin, ikakabit natin dun sa, itong power natin, ikakabit natin dun sa battery. Ah, ngayon, tingnan natin ha. Ito na, alam naman natin ang kombinasyon ng ating pagsasaksak. Itim. Siyempre pula. Ngayon, ganun natin, saksak natin dito. Yan. Tapos ganyan natin. Ito. Oh, diba? Ganun lang ang paraan ko, munting paraan. Kaso di natin na ano yung kanyang dumi, di bali. Di natin nakita yung, di natin naipon yung dumi kasi wala tayong lalagyan. Tingnan natin kung anong resulta. Ayan ang dumi niya. Tingnan natin. Ganyan lang ang munting paraan ng paglilinis, mga kuya. Medyo wala nang laman yung aking carburetor, ang aking panglinis wala nang laman. Yan ang tunog niya. Yun. Kung makikita nyo po yung kanyang butas, mga ganito. Hindi ko makita yung butas. Nabuksan na yung ibang butas niya. Nalinisan na rin kahit paano. Ayun yung galing sa ano niya. Dito ko lang sa labas binuhusan na, hindi yung doon sa loob. Wala nang laman. Matagal ko nang ginagamit to. Marami to ngayon. Wala na. Habos na. Ganun lang ang paraan, mga kuya. Ito, para sa ating nebulizer. Kumuha ka lang dito. Tapos yung pagpapasak mo dyan. Para yan ang lalagyan mo nitong hose
para sa diretso dun sa panglinis mo. Okay mga kuya, tapos na po siya. Ganun lang. Saglit lang ang ating paglinis. Bali, ito magiging problema natin ngayon mga kuya, kasi yung guma niya dito, yung itong kanyang o-ring, nasiraan na, wala tayong pampalit. Pero sige na lang, wala nang iba. Tapos dito, lagyan natin ng tip para hindi agad-agad mapasukan ng dumi. Kuha muna tayo. Ito, lalagyan ko na siya ng ating tip para hindi agad-agad madumihan ang ating kalilinis pa lang na ipay. Hindi na basta-basta mapapasukan ng dumi. Yan. Bago natin ipasok. Yan. Buo natin kinuha kanina, buo din natin. Hala, tingin nga kung tama. Yan, kanina talagang barado siya. Ngayon okay na, malinis na siya. Yun po mga kuya, yun lang po ang aking paraan sa aking paglilinis ng ating FI sa ating mga motor. Yan lang po ang aking paraan para sa akin. Munting paraan ko lang po yun. Yun po mga kuya, maraming po salamat sa inyo. Muli, ako po si Kuya Butoy, ang inyong lingkod. Nagsasabi, sumain nyo ang kapurihan at magpasa walang hanggan. Maraming pong salamat mga kuya. Kung kayo po ay bago sa aking channel, nawaiwan nyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking channel. Maraming pong salamat mga kuya. Muli, bye bye, salamat. Grabe sa araw na. Mamatay.